Writer PH. Writer PH, si Jojo Panalikan. Hello, Sir Jojo. Good afternoon po. Aso. Hi, good afternoon. Hi. Hi, Christian. Hi. Hi, Jamie. Hoy, aware naman siguro kayo na may Everybody Hurts na kanta ng R.E.M. ano? Yes, Everybody Hurts. Yeah, akala ko nga yun eh. Naginawa din ng The Course. Anyway, pero pagkasing ganda, hindi naman nagpahuli yung kanta niya. So parang napakadaming kantang ikaw lamang. Parang ganun. Tama. Apat yata o anim. Ang daming ikaw. Ang daming may ikaw na kanta. Pagkatapos nito, mabubura na yung sa REM. Sa inyo na yung matatanda. Wow! Christian, hindi ko alam ano kung ikaw ba nagkaroon ka na... Una, why do you think nag-work together ang voices niyo ni Julie? At ikaw ba nagkaroon ka ng time na may nag-offer sa'yo ng duet at alam mong hindi mag-work, tinanggihan mo? So bakit muna palagay mo nag-work yung voices niyo together? At nagkaroon ka ba ng time na tinanggihan mo? Dahil alam mong hindi mag-work. Sa second muna, yes. Meron na pong nangyari na ganun. Parang ilagay natin sa... Meron mga bagay na hindi pwedeng ipilit. Na kahit na... Sometimes you test it, you know? Sometimes you test it. Tapos parang, it's just not there. Maybe I'm not the right person, or maybe that person's not the right, ano. It really happens. Minsan kasi din, na pag may narinig kang duet, parang they did their best. And then parang, meron ako narinig na duet, tapos parang, pareho magaling. And then parang, hindi masyado, may iba yung feeling sa akin. I don't know why, parang, it feels like they're trying too hard to make the song sound good and complicated, and then nawala na yung soul. And then nawala na yung soul. So parang, okay, sige. Pero, there's no right or wrong with art eh. That's their art form eh. Right? So it's your art form, okay, maybe it's just not my taste. Baka pwede natin sabihin na gano'n. With Julie, unfortunately, no, this whole press con, you'll just hear us praise each other because we really like singing with each other. We really like it. We really like singing. Talaga namang bagay boses niyo. Talagang pag mas na-feel ko 'yan pag live actually. Pag nagla-live kami ni Julie in a concert. In the many many tours na GMA has given us. And mas may ibang, yun nga, as we said kanina, an energy that we feel and that the audience feels. At parang, especially like in a medley, when I know that parang siya yung magte-take ng lead melody, mag-harmony ako, and then hihina ako ng konti. Kasi, ano niya to eh, this is her part. And then kapag part ko naman, mag-adjust din siya. So parang, may ganun na, medyo parang na-establish na namin yung ganung rapport when we perform. So it's really nice. I really like singing with her. Ang galing, meron palang, alam mo yung pinag-isipan din pala, hindi yung basta banat ng banat kung anong maramdaman. Eh. Actually, siguro in the first few performances together, maybe the first year, na pinag-isipan namin. And then now it's just natural. Just automatic. That's what I feel. Thanks. Yung last question ko kay Julie Ann naman. Julie Ann, everybody looks up to you, especially sa GMA. And I think one of the most remarkable things about you is, yun nga, yung sinabi ni Christian, even from the start, napaka-intelligent and thoughtful na mga choices mo as a singer. Even from the start, hindi kayong, sige, ibubuga ko lahat. Sige, gagalingan ko. Mas magaling ako sa'yo. Now that people, young singers look up to you, what advice would you give them para maging, siguro naman, maging as intelligent a singer they are na kagaya mo? Paano mo na-develop mo? Yeah. I think it takes years din po, then siguro. Kasi ako, I've always been, you know, passionate about music. And ever since I was a kid, kumakanta na ako.
So for me, ang take ko dyan is learn new things, practice, don't limit yourself sa mga alam mong kaya mong gawin, sa mga capabilities mo, kasi definitely meron at meron pa yan. So don't stop learning. Tsaka kapag kasi gusto mo yung ginagawa mo, parang everything else follows na lang eh, no? Kapag inspired ka, kapag gusto mo na may ma-achieve ka, and when you're focused dun sa iyong goal, napaka-importante nun. Yun, huwag tatama rin. napaka-importante din yan. Yun lang naman ang maipapayo ko. Kasi ano naman, ako for me talaga kasi I don't feel a rivalry with anyone. Parang I'm not really here to, you know, like, compete kung sino man yung, like, for example, may compare or whatever. And hindi po ako, basta, ang mga tao naman po ay may kanya-kanyang uniqueness. Especially sa mga artists, may kanya-kanyang authenticity yan. So, the core is, you know, like, to find that within you. Kasi, kapag ka nahanap mo na yun, doon magbo-blossom lahat. Tama. As a final note, let me just say, na-realize ko yun sa'yo when I watch your solo concert sa Soler yata yun, na ang dami mo palang kayang gawin, pero may technique ka. And I think that's one of the things na kahanga-hanga sa'yo. Even kay Christian, through the years, nag-develop na din yung technique niya. You mean vocal techniques po? Yeah, like dun sa concert na yun, na-realize ko, kaya pala niyang i-hit yung note na yun, pero hindi ganun ka... Alam mo yun, yung hindi pagod na pagod yung process, kaya pala niyang i-hit yung note na yun na hindi ganun katalas. Mm-hmm. Those things siguro baka hindi napapansin masyado, but I just want to point out. And that's why sinabi ko, you're one of the most intelligent students. Thank you. And of course, thankful din kami kasi may mga vocal coaches kami. And we make sure din naman, like every time na nagko-concert kami dalawa, talikta pinapaghandaan po namin. Whether it be like a solo concert or like a concert together, talagang kailangan pinaghahandaan lahat ng mga gagawin. Para alam mo kung ano yung gagawin mo. Kasi may times kasi na parang I feel tired already, pero nasa pangatlong kanta pa lang ako ganun. So it's really important to learn all those things prior to the show or like to the concert. To pace yourself. Yes, pace yourself. Yes. Bravo guys, thanks. Ang ganda ng song. Thank you.